Hello mga friend, ngayon po ay tuturuan ko po kayo uli ng mga Korean particles po. Ngayon po ulit tayo mga idudugtong nakahan po sa subject at saka sa object. Ngayon po meron din po tayong idudugtong Korean particles po uli. Korean particles na i at saka po ga. Korean particles. Pwede rin po siyang idagdag sa subject. At saka pwede rin po sa object. So, i at saka ga. Yan. Depende po kung consonant or vowel. Ito po, dinadagdag po natin to. Yung i, nalagay yung sulat na muna natin. Pag consonant po ang dulo, i po, plus last letter po ng syllable or word, last letter of word, is consonant. Consonant. Consonant po. Pag consonant, ang lalagay po natin ay E. Yan po ang gamit. Pag ga naman po, ga. Natin. So, last letter of word, subject or object po yan, pwede rin po. Basta po word na lang po inilagay ko, pwede pong subject kasi siya, pwede rin po maging object. So, is vowel. Pag vowel po yung nasa dulo. So, pakisulat po yung rules na yan. Ginagamit po lang po yan sa mga, sa itong dalawa po na to, i at saka ginagamit po yan sa salita na ita. Ita po ito. Ita. So, ita. Ito po ay i. Ito po ay ga. Sa romanize po yan. Ga. So, ita. Ito po ay to have. Ang meaning po nito ay dalawa. To have. To have. I have. Yan po, ita. To have or to be. At a location. Halimbawa po, nasa location kayo, pwede rin pong gamitin na ita, mga salita. To be at a location. So, pakisulat po yan. Magkagawa po tayo ng sample sa rules po na yan. Yan po ang susunod nating lesson. So, pakisulat na lang po. Ito, i at saka yung ga. So, bubukain ko na po. Yan. So, gagawa po tayo ng sample ngayon. So, ang sample po natin, halimbawa po, I have a pen. I have a pen. Yan po, sinabi ko po sa inyo, pag sa Korean, so, magiging baliktad po siya. Yung have po, mapupunta sa dulo. Pero isulat po muna natin yung Korean. So, sa Korean, I have a pen. So, na po ang gamitin natin. Na nun. Hindi po kakalimutan yung particle. So, yung kanina po, i at saka ga po, gagamitin po natin siya. So, na nun. Pen po sa Korean is pen din. Pen. Ni ita. Ita. So, sa ano po yan, magiging I, pen, have. Ganyan po yan sa Korean. So, huwag niyo pong kakalimutan yung rules po natin nung unang lesson. Ito po yung noon. Sa subject po, nilalagay po siya. Depende po sa kanad, nun or un. At saka yung rules po natin ngayon, kapag ginagamit po ang salitang ita, ita, nalagay po tayo ng i or ga. Tandaan nyo po, kanina, i or ga. Pag gumagamit po tayo ng ita na salita. So, yun po ang gamit natin. Ita. Pag ito po ginamit natin, i at saka ga po ang gamit natin sa object. Hindi po tayo gagamit ng
nakaanyo pong rules, nalala nyo yung rule at saka yung rule. Yan po. Yan po. Hindi po natin ito ang gagamitin natin pag gumagamit po tayo ng ita, ito po ang gagamitin natin. Kasi po sa Korean, ang ita po, sa Korean, di ba po sa English, ito ay verb. Verb po ang ita, to have. To have po yan sa English, verb po siya sa English. Sa Korean po, ito pong ita is adjective po siya. Adjective. So, pag adjective, ang gamit po natin sa adjective is ito po, i or ga po. Adjective po kasi ang gamit natin. So, bubuhayin ko na po ito. Hindi pong kakalimutan yan. Pag ita po, i at saka ga. Kasi ang ita po sa Korean is adjective. Adjective po ito sa Korean. So, ayun na po, sinulat ko na. So, ang romanized po nito is nanon. Nanon. Penny. Pen. Ito po yung P na English. P na may hangin. Pen. Hindi po siya yung P na gaya po sa Tagalog na parang pilang, wala po siyang hangin. Penny. So, penny kasi magka binibigkas na po siya magkasama. Mabilis po kasi magsalita ang Korean. Ayaw po nila mabagal. So, nanon, penny. Pagka po kasi ano, mabagal po siya. Nanon, penny. So, hindi po tayo ganun magsalita. Parang tayo din po madalas. Yung shortcut din po natin yan. So, nagiging penny. Penny. Magkarugtong na po siya. Kasi bawal po to, consonant to, pinagdudugtong po siya. Yung po ang rules ng Korean. Pag isang word siya, bawal to, consonant ang dulo. Pagsasamayan nyo na po pagbigkasin itong dalawa. So, mapupunta na po dito yung letter N. Magiging ni na po siya, parang penny. So, mabilis. Penny, ita. So, pag minikat po to is parang T, ita. Parang ganyan po siya. So, pero sa mga susunod na lesson po kasi, di po, sinabi ko sa inyo, kapag ka adjective po at saka verb, may da po siya. Pagka ginagamit po siya sa sentence, tinatanggal po itong da. So, magiging da. So, sa rules po kasi nasusunod, may dinudugtong po tayo na o, yo, or, ayo. Malalaman nyo po yun sa susunod pagka gumamit na po tayo ng honorifics. Yeah. Ito po kasi ginagamit yun sa mga verb. Saka adjective, itong dalawa na ito. Depende po sa bawel na sinusundan. So, i po siya. So, dinadagdagan po siya. Isoyo. Malalaman po natin yan sa susunod. So, sa ngayon po, ita po muna nilagay natin. Saka na po natin nalalaanin yan. Sa pag gumako na po tayo sa mga verb. Sample pa lang po kasi ito. So, saka na po ito natin alalahanin. Ang una po natin anihin ngayon, ito po ay pagbuo, paano po pagbuo sa mga sa sentence po na gamit po yung mga particles. Nun at saka i, saka po yung rule kanina, huwag po natin kakalimutan yun. So, penny, ta. Yan po, sample natin. Huwag niyo po kakalimutan yung pagkakasunod, lagi po sa last ang verb at adjective. So, sasample po ulit tayo. So, sa Korean po, so, pag ita, to have, minsan po, kailangan natin isulat yung place. So, huwag na po natin burahin to at yan po ang ating particles ngayon. So, masasanay din po kayo unti-unti habang nagsasample po tayo. Basta huwag niyo pong kakalimutan ang mga rules na tinuturo ko po sa inyo kasi magagamit niyo po yan. Pero sa pagsasalita po, madalas po, hindi na po ginagamit yung mga particles. Pag nakikipag-usap po kayo sa mga tao, ganun po. Minsan, tamad na rin po silang gumamit nun. Hindi po nila ginagamit. Pero sa exam po kasi, sa pagsusulat, hindi po pwedeng wala po yun. So, kailangan po natin pag-aralan. So, sa Korean po, syempre, pag magamit tayo ng ita, naalala niyo po ita, have, so, kailangan po natin malaman yung place or time. So, place or time, place and time, time and place. So, sa place po, gumagamit tayo ng e. Ito po, nalagay po natin yan sa place.
So, para malaman nyo po kung paano ginagamit yan, magsasample po tayo. Magsasample muna, isulat muna po natin yung mga place. So, halimbawa po, inside, o yan, is an. An, inside. Inside. Inside po. Inside. Outside. Pocket. Pocket. Outside. Tapos susunod po ay sa taas. We above. Below is mid. Below. Yup. Yup is beside. Up po is sa harap. Front. Saka po sa back. Three. Is back or behind. Back or behind. So sa Korean po, huwag niyo po makakalimutan, pag time at place, ito po is place. Talagyan po natin ng, ito po ay, talagyan po natin ng eh. Huwag niyo po kakalimutan yan. Maligkas. Talagyan niyo po lahat yan ng E. Pagka ginamit niyo po sa sentence, yan. Talagyan niyo po lahat siya na sa gitna po. Napailalim tayo. Okay. Yan. Pakisulat na lang po yan. Madalas niyo pong gagamitin yan. Lalo na po sa mga instruction naman sa inyo. Sabihin sa inyo ng kausap niyo sa likod, sa harap, sa taas, sa baba, sa lab, sa likod. Yan po, huwag niyo pong kakalimutan yan. So magsasample na po tayo gamit ang time at place. So ang sample po natin, bawa, example tayo, the pen is in the desk. Ayan. Desk. So, susulat natin yan sa Korean. So, gagamitin po natin yung sample na eh. Sa para po dun sa place. So, ang place po natin is desk. So, sample po natin. Penny. Check sangin. In the desk. O kaya po, yan, check sang eh. Isoyo. Ita. Saka na lang po natin gamitin yung oyo at saka ayo. So, yan naman. Penny, check sang eh, ita. So, the pen, desk, is on the pen desk. Have. Yung pen ang nauna, tapos desk to. Ito po ang desk, meaning check sang eh. Have. Kita. So, sulat po natin sa Romanize. Penny, check sang eh. Check sang.
So pag binigkas po siya, checksang eh, hindi po ganun, checksang eh, dire-diretso po, mabilis po kasi siya magsalita, checksang eh, ita. 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 So ganyan po ang pagbigkas. Yan po ang, ito po ang pamanais. So pwede rin po natin sabihin eh, gamitin po natin yung kanina, above the is above the desk. So palitan po natin to. The pen is above. Pwede rin po natin sabihin above. Pero halos pares din po ng meaning yan. Is on the desk, above the desk, pares lang po siya. So, papalitan po natin to. Checksang. Checksang po. Lagyan po natin ng above, yung kanina po. Checksang wie. Wie. So, ita. The pen desk above, desk above have. So, yan po pagkakasunod-sunod. So pagbigkas po yan, so ganun uli, penny, pen, apostrophe po to, ibig sabihin P na English, checksang wie. Wie. Wie po to, lagyan mo ng e, ita. Hindi po ko yan. Ita. Ito po kasi, double S, nagiging T po kasi siya. Pagka last po siya sa letter, yung S po nagiging T. Ita. So po yung romanize yan. The pen is above the test. So yan po ang sample natin. Huwag niyo pong kakalimutan yung pagkakasunod-sunod po niya paggamit po ng e sa mga ita po natin yung ginagamit yan, yung i at saka ga. Yung e po sa place. So sa time po, hindi pa po natin napag-aaralan yung time, pero magsasample din po tayo sa mga susunod na lesson na po, kasi pag ngayon ko po tinuro, malilito po kayo dun sa time. Pero yung time po kasi kailangan din yung ang e. Ano po na natin to, bukahan po natin to para mapag-sample pa po tayo. Hindi po siya above, ano, sa mismong lugar po na yon ng sample po natin. Halimbawa po, is in the ref. Sa ref po, halimbawa, may pagkain. So, halimbawa, halimbawa po, nasa ref po yung ano, coffee. Eh, yung coffee po, hindi po siya yung coffee na hot. Yung cold po, halimbawa, cold coffee. Kasi po, ang Korean po, mahilig sila sa cold coffee. Yung iced coffee. Yung mga naka-ready na po siya, naka-pack. So, example po tayo. The coffee is in the refrigerator. So, sulit po natin yan sa Korean muna bago po natin sulit yung English at romanization niya. Organize. So, sulit natin. Coffee ga. Coffee. Coffee din po ang tawag nila. Sa Korean, sa coffee. Coffee. Gagamitin lang po nila yung word po nila, yung kanilang letter. Kopi ga ning chango. Siyempre po yung place is nasa refrigerator. Pag place po, yung kakalimutan is eh. Yan. Sabihin, it is in the refrigerator. Kaya po siya may eh. Ning chango eh. Ita. Ita. Yan. So, sa English po, Coffee, ning changgue refrigerator. Tatandaan nyo po ah, ga ang gamit po natin. Ito po ga, hindi po nun at saka un, kasi po ita po ang gamit natin. So, coffee ga refrigerator,
ito po yung place sa E, refrigerator, hub. So, yung romanize po natin, copy, English na K, may hangin, copy ga, ning Django, ning Django, ita. So, yan po. Ito po ang romanize niya, copy ga, ning Django, ita. So, pagka pinag-aralan nyo po yung pagbasa po sa mga letter na to, kung paano po siya basahin, yung mga letter po, kung ano ang representation po ng mga yan, pag-aralan nyo po sa unang vlog ko, baka po, kung sakali po, hindi nyo na po kailangan kung mga romanize po na to, kasi mababasa nyo na po siya kung paano po siya pikasin talaga. Basta isaulo nyo po yung mga letter na yun, 40 lang ng pre-letters na yun, unti-unti nyo po kayong magsani magsulat, para po mabilis nyo po mababasa. So, yan po ang sample po natin. So, mag-sample pa po. Kaya tayo, sa mga susunod po natin na vlog, so, kailangan po, marunong na po talaga kayo magbasa. So, huwag niyo pong kakalimutan basahin ang mga letter po na to. So, dyan po, natatapos na po tayo sa susunod na lesson naman po. Pag-aaralan po natin ang tungkol po sa mga adjectives naman po tayo. Yan. Mga adjectives na mga papuri. Ang madalas po ginagamit siya, mga adjectives, beautiful, mga ganyan po. So, sa mga susunod na vlog po, doon po uli, mag-aaral po tayo. Basta ang sinasabi ko po sa inyo, kung paano po pagbasa ng mga ito, kung paano po ito basahin, kung ano po yung letter representation po niya, huwag niyo po kakalimutan. Isaulo niyo po mabuti para hindi na po tayo lagi gumagamit ito. Pero sa mga vlog ko po, isusulat ko pa rin po ang mga ito. Para kahit paano po kung hindi nyo po mabasa yan. So, kung ito po, medyo naintindihan nyo na rin po kasi may romanize na. Pero mas maganda po ito. Kasi sa exam po, hindi po gumagamit nito ng romanize. Itong Korean lang po ang nakasulat. Saka po sa mga babasahin nyo po, mga book, Korean po, wala pong English. So, isaulo nyo po ang mga rules po na ginagamit po natin. Yung mga iga, nakaraan po, meron tayong noon. Un, yan po, sa subject, huwag niyo pong kakalimutan yan, at saka po naman sa subject po yan, at saka doon naman po sa object, meron po tayong rule, at saka ul, yan, sa object po yan, huwag niyo pong kakalimutan yan. Ngayon po, natatapos na po tayo, sa susunod po, doon naman po tayo mapupunta sa adjective. Okay po.